Pupunta tayo ngayon sa Arid and Aroids. Yeah. Subscribe kay Miss Mom of Three Valerie. Hello. Kasi grabe, hindi pa tapos talaga to guys, pero sorry, hiningal ako, nakailantay ako ng tango guys. Ulit! Pagalitin tayo dito sa Silang. Huwag na huwag yung kakalimutan dumaan sa Arid and Aroids. Grabe, mag-enjoy talaga kayo. Hiningal ako, kayo na ba ako tumatakbo? So yun, may maskat eh, tanggal mo kaya. Ayun, basta punta kayo dito guys. Grabe. At saka ang daming plants nila Sir Boyet, Dr. J, dito sa garden shop. Gagawin nilang parang tourist. Gagawin nilang tourist spot na din. So, pwede tayong mag-tour. Magkakaroon sila ng coffee shops. And magkakaroon sila ng mga chairs everywhere na parang kung may meron, anong tawag doon? Workplace. Workplace. Lover's place. Lover's place yung upuan lang, guys, ha? Anyway, Mara, thank you very much for coming and syempre for your support always. Thank you. Panoorin niyo pala ng mga YouTube vlog ni Miss Mara kasi makakatulog talaga kayo ng mga maraming information. At full pack po yung kanya. Yes, thank you po. Ayun, basta gusto ko lang po din kasi magpasalamat sa inyo, sir, for inviting all the vloggers. At least nagkaroon kami ng chance na magkasama-sama din, na magkakakilala, mag-meet in person. Yun lang, sir, kasi busy tayo today. Thank you, Sir Boyet! And please come back on Grand Opening. Opo, siyempre. Ako na yung said, Mara, kailangan kumuha ka ng picture para makompare mo yung picture. And oh, yes. Later, gagawin natin. Thank you, Sir Boyet! Thank you very much, and thank you. So, makakasama natin si Sir Boyet. But this is a 14 feet tall door. Para siyang portal. Kaya kataas yung ating door to the gallery. Ayan. Ganda. Yan ang door. Ito. Ito. Ayan. Ibang dimension. Wow! Ganda. Ibang dimension, which is a Jurassic. Ang tawag namin dito is Avatar. Avatar. Because we'll be having a floating garden. So, hindi pa lang yan nai-install. We have different hanging gardens. Wow! Different areas. Yeah. So we have these are two faces, dog. Yung sa right side, pagkatapos, yung left side, tama ba to? Okay na siya. Yan, so let's go guys, pasok tayo sa loob. All right, pasok na tayo guys. Yan, madaming vloggers na nandito ngayon. Maya natin sila imit, kausapin. Planted a lot of newly discovered plants. Hindi siya mga common. So, para ma-enjoy mo mga ating mga visitors, mga introduce, alokasya. Yung fern, hybrid ng alokasya. Ito naman. Nag-black na siya ng todo. Yes, nagpupula siya. Ayan. Tapos ito, nakakatuwa kasi pandan. Aside dun sa pandan na kinakain natin na nilagay sa food, marami sa Pilipinas ang daming types ng pandanus na plant na a lot of mga botanical gardens sa buong mundo gusto nilang magkaroon ng representation ng mga pandan na galing sa Pilipinas. May amoy din yan, sir?
Wala, iba siya. Pero yung flower nila maganda. Ang crocata is galing sa Brazil. Crocata. Native siya ng Brazil. Yeah. So yung mga fern, fern, my favorite fern. Fern. Ayan mga ibi, dalakasa. Ayan. Hello guys. Ayan, taga-Cavite din siya. Welcome to the vlog. Hello Miss. Ayan, subscribe niyo po si Miss. Ayan, Sheila Moy. Sheila Moy. Hello po. Ayan, ang fern. Kasi na ito na lang. Ayan guys, kasama po natin si Ma'am. Ayan, hello si Little Ma'am si po. Please subscribe on our channel po. Free lang naman po. Yes, subscribe niyo po sila. Yes, yung mga nakasama ko dito. Anak ko po, nandito si Catherine po. Siya po yung taga-edit ng aking video. Ayan, subscribe niyo kaming lahat guys. Yes po. Irrigated po. Wow, ganda. So marami pa siya. So pagkakuha niya yan after bumalik kayo the following month or 2 months, iba na yung itsura nila. Ano yung mga itisingit pa? Yes, tuloy-tuloy pa rin yan. So itong area na to is our is the atrium, no? May mga nagre-request kung pwede nilang i-rent out. Maybe siguro in the future, no? In the future. Event place. So yan, yung mga ferns natin, lahat ng mga ferns na yan, galing native natin yan. So yung mga yan, wala pa silang mga pangalan. No? Oh, okay. So yan yung mga reason kung bakit na-attract yung mga foreigners, no? Lalo na yung mga botanical kasi, people. Opo. Sobrang attracted sila sa mga plants na coming from the Philippines. Kasi, if, ano yan eh, yan yung mga gusto nilang ilagay doon sa kanilang botanical garden. Mm-hmm. So, kung nakapunta ka na ng Garden by the Bay, makikita mo yung iba dyan. Okay. Pero, not all of this available doon kasi iba, hindi pwede ilabas ng bansa. After few months, filled na yan ang dahon. Super wild na siya. Tapos, itong area na to is depository. Depository siya ng mga rare plants, mga new plants. So, all plants being planted here are protected and talaga inaalagaan talaga sila ng gusto. So, hindi sila pinababayaan kasi yung iba dito is mga ilang piraso na lang sa mundo. So, yung mga plants na to, pag nilapitan mo, kung medyo malayo ka, parang ang liliit nila. Pero pag nilapitan mo sila, sobrang malaki. Sobrang giant siya. Mga giant. Tapos, although malalaki na sila ngayon, pero given a few more time, mas lalaki pa sila kasi they were planted in the ground. Mas gusto nila yung planted sila sa ground. In fact, yung iba nga, makikita mo na yung mga sign nila, tapos lumalagpas na sila. Wait lang guys, nakita ko si Miss Ken. Nahihiya ako. Hello. Hello. Hinahanap ko nga kanina eh. Subscribe! Subscribe kayo, Kairos and Yus. Yan, Miss Ken, subscriber. H-U-E-S po. Subscriber niyo po ako. Thank you po. Subscribe din natin, Andrew. Ad ko na. Hello po, Sir Andrew. Subscribe niyo po. Andrew Brizuela. Ayan. Hello po. Di ba may mga chances na nakaladium is dumadating siya sa point ng dormant na siya? Yes, nagdo-dormant na naman ang caladium because you let them dry. So, if you keep them moist and you water them every day, walang chance na mag-dormant. Oh. Yun. Then, kailangan i-remove yung ano, kailangan i-remove yung mga flowers like this one. Para yung size ng dahon niya, tuloy-tuloy na lumalaki. Ah, because of yung nutrients. Kasi nadadivert yung growth niya doon sa flower. So, you have to remove the flower para yung growth niya nakafocus doon sa mismo plant. Yung potting mix lang is parang 50% na coco peat and 50% na coco coir. Kailangan kasi sa caladium, mataas yung holding water capacity ng soil mix mo. Otherwise, pag natuyo kasi yung caladium, bigla siya mag-shutdown at patutulog siya.
So pag natulog siya, kailangan mo siyang itanggalin sa kanyang soil at patuyuin siya. Then after 2 weeks, saka mo siya i-replant. Hindi na siya ginawa yun. Sana maging magkasundo na kami ng kanal next time. Kasi ang mga na tayo. Ang dami namin natutunan. Coco P50%. Look, peat moss. Coco Quar pwede. Yes. Sir, yung ano niya pinaka, ano niya is not a chop-chop? And then yung chichap-chap mo siya kasi kung pwede mo kasi yan eh, minsan yung collagen kasi meron siyang may bulb. Bulb tapos may aside dun sa main bulb niya meron mga small bulbs niya, i-remove mo lang yun. Pero make it sure gagawin mo yun pag dry na siya. Okay. Pag dry na siya, i-dry siya in 2 weeks, i-dry mo muna siya bago mo siya i-remove, then i-dry mo siya ulit for another week before planting. From Brazil. The plant name is Philodendron scutosancti. Sa yung most plant na ninanakaw worldwide. Kahit sa mga botanical garden. Yan po yung kailan yun. Sa yung holy grail sa buong family ng aroids. Kung sinabing aroids consists of alocasia, calladium, syngonium, aglaonema, philodendron, anthurium. Siya yung pinaka-top sa lahat. Yan. Siya yung number one. Yan siya nilagay dyan. Kasi dinagay dyan kasi bago mo makuha. Mahirapan sa tubig. Muna sila. Pero alam mo naman magnanako eh. Kahit anong mangyari. Magagawa ng paraan yan eh. Diba? That may crocodile dyan. Buhaya crocodile. Si Lolong. Tapos yung naman yung maliit na yun. That's Monstera ubiqua. Ayan yung mas mahal. Ayan yung parang Monstera dun sa ano. Pero mas maano siya. Kulukulubot. Yan naman. Based dun sa literature, mas tatabaan ka muna ng kidlat bago ka makakita niya. Same po yung sinasabi nyo kanina, sir. Medyo kumukulog na. Saktong sabi. Ayun na. Ganda po. Yung may ano, may... The reason why it's priced that much, kasi wala na siyang available. Yung available few pieces dun nasa... sa kanyang habitat is protected na. So nakuha namin yan sometimes like 12 years ago na nasa ano namin, nasa keeping namin yan. So ngayon sobrang taas ng demand, halos lahat ng collector gustong makakuha niyan, kaya yung price ganun kataas. Ayun oh, yung malaki. We were just planted in the ground na kaganda. Happy sila, makikita mo na happy sila kasi may marami na silang bagong dahon. So, siguro in few months from now, yung area na yan makukover kasi yung dahon niya, it gets to a meter size. So, yung area na, imagine mo yan. Mapupuno yung area na yan. And they like the moisture na they get. Kasi yung presence of water dito, nagbibigay ng humidity additional doon sa mga plants na nandito sa pond area. Kaya nandiyan sila. Kaya yung mga scutosancti na yan, maganda yung tubo nila kasi ang ganda ng water. Comes from the new world. No? So, kulay black siya. Ito, endangered na rin siya. So, we have few pieces na planted sa ground. No? Ay, sorry po. Sorry. This is ito naman is palm na sa Binaria Magnifica. This is the most amazing palms na makikita pag dumating yung time na it gets siguro few months from now pag nakita niyo to, tingnan niyo ng picture ko. Amazing ang itsura niya pag lumaki siya ng konti. Talagang one of a kind. Kaya tinatawag siya na isa sa mga holy grails, mga hard to find na palms. Yan. So sa Pilipinas, I think for the record, ilan lang ang may ganito na mga collector. Ayan. So also this one, kita nyo. Grabe oh. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. It is one of the holy grail ng palm. Wow. Hindi siya tumataas, ganyan lang siya. Dumadami na yung dahon. I can have a... Ayan, napando ito ganyan. So, abangan natin siya lumaki. Yes. Kaya ito will be developed into another section. No? Dito makikita yung mga palms, iba pang mga palm na ito. Wow! Flower! Sobrang ganda niya. Magnificent. A lot of botanical people are after
this species, no? Galing siya sa Mindanao. Yan. Hindi po yan nagkakaroon ng puno, ganyan lang siya. Oo. Dumadami lang ng dumadami yung dahon niya. So hindi siya katulad ng nyog na tumataas, ganyan lang siya. So sa kanyang habitat, kung saan siya nanggaling, mas mahirap siyang hanapin doon. Bakit po? Yan. Hindi siya, ano, hindi siya, even sa habitat niya, mahirap siyang hanapin. Hindi siya ganun kadami. Ito yung totoong maxima. Oh, yeah. Hindi siya yung napo. Yeah. Super big. Yeah. This is the, ang pangalan niya is Philodendron maxima. Okay. Yeah. Ayan po ba served boy yung last time? Yes, ito. Ah, ayan pa yun. Saan ka nagpa-picture? Opo. Yeah, maxima. Pero, hindi pa siya, hindi pa ito yung full niya. Full girl. Mas lalaki pa siya. Mas lalaki. Oh. Ayan. And we have this exotic leaves. Kung makikita nyo, i-feel nyo yung texture niya. Napaka, ano niya, kakaiba siya. Yung para siyang crocodile skin. Yes, para siyang crocodile skin. Ay, sorry, yeah, pwede mo i-feel. Ay, oo nga. Yan. So ito, mga newly discovered plant ito. Mga newly discovered plant. Eh, parang siyang may ano sa parang may balbon pa sa ano sa camera. Matigas. Ano may phone ko isa? Yeah. Ito naman ay mga different types of monstera. Wow! And this is monstera dubia and this is monstera dilacerata. This one is very hard to find monstera species na nagaling sa Brazil. Actually, anything naman galing Brazil is very hard to find kasi any plant coming from Brazil, if you caught it in your luggages, you'll end it up in jail. Oh. Anything, kahit seeds lang. Mahuli ka na meron ka sa luggage mo sa Brazil, any Brazilian airport, kukulong ka talaga. That may ganun din sa Philippines para hindi nila man. So ayan, ito yung dilacerata. Actually, sa Pilipinas, I think ito lang yung meron sa ano, sa area. Wow. Wow. Only in AA. This one is also newly discovered na ay, ayun, nakita niyo. Ah, ayan, no. Yes. Nakapasyal tayo dito together. Newly discovered siya. Yes. Coming from PNG. May raffle Papua New Guinea. Nakabunod tayo lahat. Ito may nag-markup na kayo. Okay lang, di nabuhay. Oo, mayroon siyang ano yan. This is a katmon. Our native. Our native na katmon. Katmon species. SP. Wala pa siyang pangalan kasi iba ito dun sa katmon philippinensis na malilit ang dahon. Sa mga mutations yan. So, ito yung isang pang kanina doon na marami. Yan. Ito naman yung mga rear palms, no? From Sarawak, Borneo. So mga newly introduced mga palms ngayon sa Pilipinas. Ito mga palms na to, kaya ko siya nilagay dito. Kasi pag lumaki siya, magnificent. Kasi wala siyang katawan. So after few months, o pag nagmag-mature siya, andito na yung dahon niya sa taas. Ooh, so, parang fountain siya na gumaganon. Okay. So, canopy siya. Canopy siya, oo. Pero wala siyang trunk, wala siyang puno. Dahon na lang siya na gumaganon. Actually, maraming mga hotels ang may gusto nito pag lumaki siya kasi parang, ano siya eh, centerpieces. Yeah, so yeah, naka-planted. Iba-ibang species yan. Pwede po yan sa direction. No, kailangan, ano, kasi na-discover kasi sila sa deep forest. So under canopy na sila. Kaya ano ko? Yan. Yan. Hindi sila may puno. Dawa-dawa mga ano. Yes, oo. Sabihin na niyo. That plant is native natin. That's our very own. Sa Isidium, Ziplianum. Yeah. Ziplianum, yan. Ganda ng bargain. Yung tatandaan mo. The market value right now is $5,000 per leaf. Per leaf? $5,000 per leaf. Ayan guys, ano na lang. Titig na lang. Titigan na lang natin.
per leaf? No, yung the whole plant. Grabe, the whole plant is worth 1 million, guys. Yes. We can proudly say na dito lang sa Pilipinas makikita yan. Wow! Guys, hawakan natin siya ng 1 million na plant. Hawakan mo na yung pang 1M na plant. Tati, hawakan mo yung 1M na plant. Halika. Ay, what? Talaga? $5,000 per leaf daw. Ano pong ID niyan? Amidrium zipplea. This one? Yes. This one is Zamia. Mga South American cycad sila. Cycad sila, pero ito yung mga type ng cycads na nasa loob sila ng forest. Mm-hmm. Unlike yung mga cycads coming from Africa, sila yung mga nasa isyerto. So, dyan sa right side na yan, that is a pond. Dyan inalagay yung mga water plant. Ah, oh, okay. Yung mga hinahanap ng mga plant ano natin. Sobrang rare din itong ano na to. Itong philodendron na to, coming from French Guiana. Grabe. Yeah, so nilagyan ko siya dito sa gilid para makapag-climb siya. Pero sa lahat ng mga botanical, ito rin yung mga hinahanap ng mga plants. So we have, marami tayong mga native plants na nilagay dito. Yan, mga variegated na palms. Itong fern na to na mukhang cycads. Yan, mga native natin sila. Wow. Native natin ito. Yeah. Ito ay alokasya. Yeah, alokasya siya. Green shield? No, hindi siya green shield. Sasabihin ko nga sana kasi hindi na ako nagano, baka magkamali ako. Oversized green shield. Ang suspicion is possible is new species. Yeah. Hindi pa siya na ano, pinag-aaralan pa lang siya ngayon ng mga expert. Yeah. Actually, ang size niya, ano pala to, juvenile pa to? 5 wow. Feet yun. Pero akala talaga natin green shield. Kasi yun common green natin na ano yung bomb. Green shield lang ang kilala pa. Oh, yes. Tapos we have this Sishmatoglottis, no? Na silver yung kulay. Grabe. Ano pa lang alam ko, yung ordinary. Ibang variety din ng ferns. Yeah. We also have the blue, wow, ano, kulay blue yung mga ano, dahon. Ang ganda nito, guys. Ano po yung blue? Inaalam pa namin yung ah, okay. There's no specific. Also, we have the, ano, we have the... Uy, guys! Wow! Mossy forest. We have... The reason why it's called mossy forest because it is the... yung mga columns niya is covered with moss. Mm. Yeah. Ayan, oh. So, it's still a work in progress. Hindi pa siya na-fill up to the up to the top, no? But soon, mapupuno na siya ng ano, ng mga moss. Yeah. So, each plant complementing each other. So, nabubuhay sila ng ano, nag-exist sila all together. Unti-unti siyang, kasi it's rainy season na, yes. So maganda na yung water sa environment, mataas na yung humidity, so lahat sila, gumaganda na yung growth nila. Ayan. So lahat ng column yan, meron siyang, ano, pwede tayo pumasok, wala pang entrance. Yes! Wala pang entrance. Later. So in the future, mapupuno talaga siya ng puno mo. Even sa floor, nag-start na mag-plant ng mga moss, ayan. Then gusto ko tumakbo dito mamay. So we also have Syngoniums. Ay, Three Kings. Ay, sorry. This is a Syngonium. Syngonium chapense formosa. Okay. Huwag na sabihin yung price. Ano? Kasi sobrang rare ngayon. Then we have this Philodendron 69686. Okay. Bakit yun po yung name niyan? 696. I think that's a collection number sa field. Kaya okay. Siguro hinayaan na lang na ganun. Ayun na yung pangalan. Okay. Okay. Ayun yung mga begonia. Ganda, guys. Pagpunta kayo ng Silang, guys, punta kayo Iron Arrow. Para na kayong, pwede nang mag-date dito, sir, no? Pwede na. Wow. Magpiprepare ako ng upuan para sa mga mag-date. Yes! That's for next year for Valentine's Day. Hindi, for this year, ginagawa ko na yung mga pots, mga rest areas. Yes. So, nilalagay ko lang sila sa kung saan sa area.
Meron for family, meron for lovers. Working place. Wow! Actually, pwede working place. Kasi, yes. Like yung sa ibang area na napuntahan namin, parang daybed lang, tapos you can be yes. On your computer, your laptop. And then you work, diba? Ang one time dito ako mag-work from home. Tapos kuha ka na ng coffee sa coffee shop. Wow, saya. Habang wala pang entrance. Let's grab the opportunity. Kasi dead end. Yeah.